What is up? Nandito na naman ulit tayo sa Jedi Vlogs Official. Ako po si JR Colette. Ito, dumating yung isa nating order na gagamitin natin sa pagbuo ng PC. Yung power supply. In-order ko siya sa Lazada ng 2,139. Pero yung unit price niya is 2,099. Bali, plus 40 pesos na shipping fee, naging ano siya, 2,139. Sana natin. Ganda naman yung pagkakapak niya. Naka bubble wrap siya. Thermal take. 650 watts light power. 2-year warranty. Haswell ready, ultra quiet, 120mm fan. Guys, pagka sa nagbubuo kayo ng computer, isa to sa main component ng PC niya. Bukod sa motherboard, sa CPU, dapat hindi nyo tinitipid yung pagbili ng power supply. Kasi meron mga klase ng power supply na mura nga pero hindi sila true rated. Kadalasan, pagka ganun, hindi enough yung power na binibigay nila sa unit nyo. Kunyari, yung iba, naka-rate siya as 500 or 650 watts. Pero, pagka ginamit nyo sila, hindi nila na-meet yung wattage na kailangan ng, kunyari, ng PC nyo. Ano lang sila, hindi sila true rated. Most of the time, pagka yung mga mumurahin na power supply, kahit 500 watts nakalagay. Mga ang surge power na ano lang niya is, minsan umabot na siya ng 300 watts. Kaya pag bibili kayo, yung mga branded, tulad ng ganito, mga Thermaltake, yung mga meron silang mga Gigabyte, yung Corsair na mga power supply. Kaya lang, nung nag-order kasi ako, ito na yung available kasi siguro dahil sa ECQ, kulang-kulang yung ano. Ito nga pala yung laman ng ano niya. Meron siyang manual. Tapos yung power cable. Yung cable niya, hindi siya, yung iba kasi maganda naka poly sleeve siya na black, tsaka black yung mga ganito, tsaka meron din siya mga modular na power supply, yung kinakabit dito yung mga ano, ganito niya, hindi siya naka-fix katulad nito. Mas maganda siya gamitin para pati pagka nag-cable management kayo nang sa bubuin yung PC. Gaya nito, yung total power niya is 650 watts. Pero yung max output power is, ang nakalagay dito is 576 watts lang. Yun yung kamukha ng sinasabi ko kanina, na hindi siya fix yung power ng ano niya. Lalo na pagka hindi siya mga ganito. Ito, 85% efficiency yung ano nito. Yung power nito. Mas may tendency yung bababa yung
power na gagamitin ng unit nyo. Kaya kung mamahalin yung mga CPU nyo, motherboard, o kaya mga video card, pwedeng madamage sila pagka kulang yung power na papasok sa kanila. Ito yung hindi ko sure kung ano ba ito, 2018 para sa power sa motherboard. Tapos yun sa mga SATA power para sa mga ano nyo, hard drive, sa may hard disk. Tapos ito yung sa mga fans, mga ano, 4 pins na ano, connector. Ito yung mga SATA power. Ito maninipis. Tapos itong 8-pin connector sa mga video card to. Yung iba nito meron parang 6 lang, parang ganito. Pwede mong dadagdagan nito para parang 6 plus 2, mga 8-pin connector. Usually nagigamit to pagka dalawa yung mga video card na ikakabit nyo sa unit nyo. Yung mag-SLI kayo, or yung dalawa yung gagamitin yung video card. Ito lang ang na-order ko, yung light power, pero marami pa siyang variety itong thermal paste. Meron siyang top power, meron siyang smart power, meron din siya mga RGB yung pan niya. Kaya lang nung nag-order ako, ito lang yung available. Kaya ito lang yung na-order ko. Ayan, sana nag-gusto nyo yung pag-unbox ko dito saka review sa power supply na thermal take na 650 watts light power. Maraming salamat sa panonood nyo. Sana kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, subscribe kayo. Tapos mag-leave na rin kayo ng comment, like. Tapos huwag niyo kalimutan yung notification bell. Maraming salamat.